Oh, hello guys. So, kumusta tayo dyan mga ka-Riftik? Ngayon ay magbibihis tayo at iikutin natin yung mga trabaho natin. Itong video pala na to guys, i-address ko to sa mga kaibigan nating mga refrigeration technician. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano nga ba ang trabaho ng isang refrigeration technician dito sa cruise ship. At saka alam nyo ba guys na maraming nakakapagtrabaho as a refrigeration technician dito sa cruise ship. High school graduate guys. At nakakuha sila ng training sa TISDA at pinalad na nakasampa sa barko. Kaya dito sila ngayon. Marami sila guys. Kaya ito guys, yung video na to igagawa tayo ng video. Papakita ko kung ano nga ba yung trabaho ng isang refrigeration technician dito sa barko. Para magkaroon kayo ng idea at baka may nagbabalak na mag-apply dyan bilang isang refrigeration technician. So, at least magkaroon ka ng idea. So, ayan. So, ngayon guys, magbibihis na tayo para bababa tayo sa engine room nang may pakita ko sa inyo kung ano ang tinatrabaho namin dito sa barko bilang refrigeration technician. So, ayan. Kasi alam ko guys, maraming nangangarap na mga technician na makasakay sa barko para magtrabaho. At ganyan din ako noon. Sa awa ng Diyos, ipinalad, kaya nandito tayo ngayon para magtrabaho. So, ngayon guys, so bababa na tayo para ipakita ko sa inyo at para magkaroon din kayo ng idea kung ano nga ba ang trabaho ng isang refrigeration technician. At saka alam nyo ba guys na hindi ganong kahirap ang applyan o mag-apply bilang isang refrigeration technician. Ako hindi rin ako refrigeration technician guy dati. Actually, graduate ako ng electrical guys. Electrician sana ako. Kaya hindi ko rin alam kung paano ako napasok sa bilang isang refrigeration technician. Pero ito ako ngayon, 11 years nang nagtatrabaho sa cruise ship bilang isang refrigeration technician. Kaya sana sa mga susunod na mga pagkakataon, magkasama tayo dito, magtrabaho. Baka mamaya isa ka rin sa kasama ko dito nagtatrabaho sa isang cruise ship. So, wag na natin patagalin to. At saka, tara na, baba na tayo. Nakabis na tayo at iikutin na natin ang mga alaga natin dito. So, let's go! So, ayan guys. Silipin muna natin yung kasama kong nagtatrabaho ngayon dito sa baba. Ayan, si Mr. Edison Maragañas. Iwan ko kung anong pinagpupulikot niya dyan ngayon. Actually guys, hindi naman tayo laging dito sa mga chiller nagtatrabaho. Minsan din sa mga maliliit na refrigerator, sa kabina, maglinis. Yan, pagka bago ka sa, halimbawa new hire ka, hindi ka naman makakapagtrabaho ka agad dito. Ika nga i-familiarization ka pa. Siguro mga isang kontrata, ganyan. Pangalawang kontrata mo, pwede ka nang pakawalan dito sa baba. Bali, ito yung mga provision compressor natin. Ito, negative compressor yan. At saka yun ang titirin natin. At saka, positive. At saka ito naman ang special spaces natin. Ayan.
Bali, karating tayo mag-maintain ng mga system, at mayroon din tayong direct expansion, at mayroon din tayong yellow water system. So, yung special species natin, tayo nito, tumatakbo niyan eh yellow water. Yan, yun yata ng tubig yan. Kung bali yung tubig lang ang pinapalawig natin, matatakbo ito sa mga MCU unit. At saka ito naman, mga negative cold drop natin. So, ayan, sa mga freezer. Patong dalawa dito na, ayan, nakikita nyo ngayon, naman ay yung sub-prime system natin. At lahat na yan ay papaliwanag natin sa mga susunod nating mga videos. So, pasensya na kayo at medyo maingay dito sa engine room. Ganito talaga. So, ayan, at ngayon naman ay pupuntahan natin yung centrifugal chiller. Ito nga pala mga karintik, itong mga ito ay puro mga screw type na compressor. Bali 10 unit itong mga screw type natin at pari-pariha lang yan sila ng mga compressor. Transfer unit natin o kaya recovery unit. Bali dito natin tinatransfer yung refrigerant ng isang chiller pag mayroon tayo gagawin o tatrabahuin o kaya magsiservicing tayo. So, pag kailangan i-transfer yung refrigerant, dyan natin i-evac yung refrigerant. Ayan. Bali naka-fix connected na yan lahat at maglalaro pa na lang sa mga valve niya. Pag nag-transfer o kaya magbalik ka ng reel. Yan yung tanki natin. Dito na lang tayo sa mga valve na maglalaro pag nag-transfer tayo. Yan. Ngayon, puntahan natin yung mga chiller natin. Bali, yung isang chiller natin, yan naman yung isang chiller natin. Yan. At puntahan din natin doon sa kabila. Mga karintik, so nandito na tayo sa mga AC cleaner natin. Bali, ito yung AC cleaner natin. 5 unit ang mayroon tayo ito. So, bawat isa ay may cooling capacity na 4.5 megawatts. Yan. Ayan. Centrifugal cleaner ito. May 5 sila, pero hindi na natin naipot na. So, kung iba kasi pare-parehas, hindi naman yung bali ito ang
guys, nandito na tayo ngayon sa fan room namin. Pa-clear! Pag-ilaw ka sa kanila. Ito guys, itong air-handling unit natin, nililinis to every 6 months. Alipin ko siya yan, ha? What are you doing, man? Packing, packing! Hi, my friend! Hey! Packing, packing! Say hi! I'm from Philippines! Bali itong mga air handling unit natin guys, nililinis lang to every 6 months. So yan, yan ang heat recovery natin, ang tawag nila heat recovery or rebuilding wheel. Yan, so actually guys, itong air handling unit na to, parang ano to, ito na yung mga maliliit na air handling unit natin, mas malaki yung ibang air handling unit natin. Ito, buksan natin. Ayan guys, kita nyo yan, yung isa na yan, yung pati na yan, nagtawag nyan, drop flex eliminator. Buti natin. Ayan, itong drop flex eliminator, yan ang isang pinaka-important yung nililinis. Likod niyan guys ay yan yung cooling coil natin o preheating coil kung tawagin dito, at itong sa kabila naman ito, yan ang reheating coil natin. So bali may chilled water tayo sa preheating at hot water tayo dito sa reheating coil. Yan. So ito na yung sinasabi nilang it's back, may heating at saka cooling. Bali sa susunod nating mga video guys, ipapaliwanag natin isa-isa itong paano nagpa-function sa reheating at saka preheating, kung ano ang gamit ng bawat parte ng air handling unit na to. So abangan ninyo yung mga susunod nating mga video para sa mga air handling unit. Ayan. At may mga smoke at saka fire damper din pala itong mga air handling natin guys. At ipapaliwanag natin yan pag umawa tayo ng video sa mga air handling unit. Anong gamit ng smoke at saka fire damper sa air handling unit. At ngayon guys, ipupunta na naman tayo sa ating mga walking box. So ayan guys, nandito naman tayo sa mga cold room natin. Kaya lang guys, hindi tayo makapasok sa loob ng cold room. Hindi natin makikita yung sa loob niya. Kasi nakapadlock ang lahat ng mga yan. Pinapadlock na nila kasi minsan nawawala yung mga karne sa loob. Ayan. Minsan kasi mas masarap kumain ng sarili mong luto. Kaya yan, minsan nawawala yung mga manok at saka mga isda dyan sa loob. So ayan guys, bali 60 units, siguro mahigit 60 units yung cold room natin guys. Positive at saka mga negative cooking box. So ayan. So ngayon guys, pupunta naman tayo sa mga refrigerator natin. So ito na tayo guys sa may mga refrigerator natin. So ayan, makikita nyo nakabukas lahat dahil naglilinis sila, linisan nila. May mga cold room din tayo dito kagaya nito. Ayan. So ayan guys, ayan yung cold room natin. Ito guys, itong mga refrigerator natin, may mga standing fridge at saka mayroong mga under counter o table
Fritz, tawagin sa iba. So bali may brine system tayo, yung iba naman ay hermetic compressor pa rin ang gamit. Pero kadalasan dito guys, brine system yung ginagamit. Bali yung tubig na may glycol lang ang pinapatakbo dito sa taas. Yung compressor doon sa baba, yung unang tinignan natin kanina. So parang centralized siya. Yan. Saka mayroon lang tayong inlet at saka bypass na valve para makontrol yung lamig, yung set point. Kung ano lang yung set point na kailangan natin sa isang refrigerator. Ayan, kung makikita nyo yan guys, yan, yung dalawang blue na yan, yan yung inlet at saka yung isa bypass. So pag naabot yung set point, yung bypass ang magbubukas. Hindi nadadaan sa evaporator yung brine natin na malamig. So ayan. So ito naman guys, ito yung ice machine natin. Marami din tayong ice machine dito, sobra 60 din siguro o kaya 80 na ice machine mayroon tayo dito. Tayo din ang naglilinis nito at saka nag-aayos. So ayan, nakarap lahat dahil nilinisan nila. So ngayon guys, sisilipin naman natin yung system ng mga kabina. So tignan natin. So bali ito yung control ng control box niya guys. Dito sa kabina, aircon ng kabina. So diyan nakakonik lahat. At ito naman yung dalawang actuator. Yan yung nagkukontrol ng chilled water packet dun sa may cooling coil natin na nakapisto dyan sa loob ng ceiling, sa taas ng kabina. Papasukin natin mamaya yung kabina para makita natin kung saan nakapisto. Bali itong isang actuator guys, ito dito sa kabilang kabina. At itong isa naman dito sa kabilang kabina. So ayan. Ganyan lang kasimple guys. Andyan lahat nakakunik yung mga heater, fan at saka actuator natin sa control box na yan. Pati thermostat. So pasukin natin sa loob. So ito naman ang sa loob ng kabina guys. So yan yung intake natin. Nandyan yung filter. At saka sa loob nito guys, sa ceiling nito, ito tinatanggal yan. Pag binubuksan yan guys, yung dalawa na yan, tatanggalin yung hatch. Nandyan sa loob yung cooling coil natin. May fan dyan sa loob at saka cooling coil. Yan, yan ang intake niya guys. Yung airbox kung tawagin sa amin dyan dito. So, saka yung thermostat natin. Dito din yung thermostat natin. Yan. Actually guys, yung fan, hindi na-off yung fan. Pipili ka lang ng temperature. Pwede kang mag-sit sa cooling. Pwede kung gusto mo mainit, pwede rin sa warm. Yan. At ang diffuser natin guys. So, ayan yung diffuser natin o kaya outlet ng hangin, yung malamig na hangin o kaya mainit na hangin, depende sa temperature set point mo. So dyan na lumalabas guys. So ayan guys, yun yung lang ka simple yung design dito. So ayan, sana nagkaroon ka ng idea kung ano ang trabaho ng isang refrigeration technician sa cruise ship. So salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. Pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago akong upload na video. So hanggang sa ulitin guys, maraming salamat po. Bye-bye!